Meron din silang bitter defense treaty ng Great Britain. Napakalakas din ang kwersa. At ang Great Britain ay merong alliance with tinatawag na five power alliance, no? With Malaysia, with Singapore, with Australia and New Zealand, at saka yung Great Britain. Ang kakampi ng China dito sa tinatawag nating alignment ito, yung Cambodia, yung Laos, yung North Korea, yung Russia ay nandun sa tabi. Pero hindi natin masasabi na all-out ang Russia, dahil kahit sila doon, meron din siyang alitan eh. I think Russia would not want a too powerful a China, kasi mismo doon sa tinatawag na Central Asia, nagigilian na rin sila doon on who will be the more dominant country. Ito yung mga dating satellite states ng USSR, yung Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, yung mga lugar doon. Doon medyo pumapasok na rin ang China. Kaya meron silang competition doon. Ayan, napakaganda ho ng ating talakayan. Pero dahil wala na tayong panahon, hinako na lang ho kayo ng last message. Ano ba ang dapat nabantayan natin dito sa isyong ito? At ano yung dapat maunawaan ng publiko sa ginagawa ng gobyerno? Siyempre, ang pinaka-importante dito, ano ba ang national interest natin? Hindi lang ngayon, kundi in the future. Ano ba ang kapag nangyayari sa pagbibigiran? Ito, ano ba ang mangyari? Nanalo tayo sa July 12, nagkaroon ng magandang usapin ang Presidente at ang China, President Xi Jinping at ating Presidente Duterte, nagpasyal siya sa Japan at marami siya nakuha magandang proyekto na malaki may tutulong sa ating ekonomiya. Pero, ang katotohanan, hindi tumitigil ang China sa kanilang claim. Inaambisyon pa rin nila na kunin yung 90% ng ating West Philippine Sea. Andyan sila sa loob, nasa Mystic Trip, nagpapatrolya sa Reed Bank o Recto Bank, andyan pa rin ang barko nila sa Scarborough Shoal, andyan pa rin ang banta. Kaya hindi tayo pwede nga mag-relax dito. Suportahan natin ang diplomatic initiative ng Presidente na maganda naman, pero at the same time, let us keep our guards up. Huwag tayong mag-relax bilang isang bansa at bilang mga tao, kasi mahirap na mawala sa atin yung ating 90% ng West Philippine Sea. That is about 1 million square kilometers. Ang teritoryo ng Pilipinas is only 300,000 square kilometers. Ganyang kalaki yung dagat na maaaring mawala sa atin kung magtagumpay ang China sa kanilang ambisyon na gagawin ang West Philippine Sea. Thank you so much po. Panahon din nyo ngayong umaga, Secretary Goles. At bago po tayo tuloy ang magpaalam, ay gusto lang natin batiin yung ilan sa mga sumusubaybay sa atin sa iya Pangasinan. Yan, happy viewing at dun sa iyong ate sa susunod natin babanggitin yung kanyang pangalan. At mula po sa bumubuon ng Ito Broadcasting Corporation, kami dito sa Net25, sa Radyo Agila DCEC, at sa lahat ng mga katawang po natin sa palatuntunan, sa liwanagin natin, mula kay Katotoy Talastas at sa akin po. Bumabati po kami ng maligayang kaarawan ngayong araw na ito sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo Limanalo. Happy, happy birthday po sa inyo. So thank you so much again, Secretary Goles. Yan. At sa pabati rin ako kay Eduardo. Kasi nagpunta doon yung aking anak sa Philippine Arena. Anak po ba? Nakita po si Vice Mayor. Para niya kay si Rico Goles. Kaya ako'y nakikisa rin sa kanyang pagbati.